hero, di ba? A hero is an ordinary individual who finds the strength to persevere and endure in spite of overwhelming obstacles. Sinasabi niya si Christopher Reeve. Kala niyo ba yan? Yeah. Superman. Alam niyo, bata ako kapag pinag-usapan ng Superman, para sa akin, hero to. Kasi talaga ng mga ang galing niya. Marami kayong obstacles na encounter. Do you agree? Yes. So dito po yung preparasyon. Kahit maraming mga obstacles dyan, ikaw bilang isang bayani, kaya mong i-handle yan. And one way for you to handle those obstacles, itong ating training na ginagawa ngayon. Guys, believe me, hindi po madali maging hero. Tama, maraming mga sacrifices yan. Imagine mo, magiging bayani ka, ikaw ang magbibigay ng magandang buhay sa pamilya mo. Lahat ng tao gusto mangyari yon. Pero marami kayong mga rejection, discouragements, and obstacles na may encounter. Ang tanong, handa ka na ba yung mga obstacles ay malagpasan? Yes! Tama? So, kailangan nyo maging hero. Kailangan nyo maging matibay, maging champion. And good news, right now, bibigyan ka na ng napaka-importante. 10 traits of successful heroic leaders. 10 traits of characteristic. Ibig sabihin, kahit national heroes na yan, since tayo ay nasa negosyo ngayon ng pag-build ng malaking network, at syempre, pag malaking network mo, yung income lumalaki, and dreams result will always follow. So dapat walang handa, ano ba yung mga traits? At dito, sa 10 traits na explain ko sa inyo, makikita mo kung nasaan ka, kung ginagawa mo ito o hindi pa. Kung hindi mo ginagawa, ito ngayon ang para bang kailangan nang i-inform. Kailangan malaman yung ano ba yung kulang sa ginagawa ko. At kapag itong 10 traits na ito, ng pagiging successful ng maging leader, ay ginagawa mo na ngayon. Guys, believe me, doon kumasabi na tunay kang bayani. Tama kasi merong responsibility ang sa maging bayani o isang hero. Number one, kailangan meron ang tapang o courage. Everybody say courage. Kailangan ba may tapang tayo lahat? Yes! Oo naman. Sa pag-build ng network, kailangan malakas ang loob nyo. Hindi pwedeng malamya kayo. Ano yung tapang? I still remember, nung bago pa lang ako network marketer o isang distributor, kapag nag-invite ka, normally, kapag nag-kwentuhan kayo, lagi na mapag-uusapan yung mga pangarap. Yes or yes? Yes! Kapag nag-kwento ka ng mga pangarap, marami mga tao sa iyo ang magtatawa. It takes a lot of courage to show your dreams to someone else. Kasi mga tao sa labas, hindi pinag-uusapan yung pangarap. Ang mga tao sa labas ang pinag-uusapan yung mga bayarin, mga problema, krisis, taas ng gasolina. Alam niyo ba yung pagtaas ng gasolina? At kapag dumaan sa mga bilihin, ang naaapektuhan lang yung mga tao hindi umaangat ang income. Kaya pag ito'y inimbitahan mo sa negosyo natin, pagkatawanan kayo. At kapag mahina ka, duwag ka, pag pinagtawanan ka, mahirap pala mag-build ng network, huwag na lang mag-invite. Kapag nagkwento ka ng dreams, many people will laugh at you. Kasi sa kwartong to, buhay ang pangarap. Sa kwartong to, alam niyong mahukoy ang mga pangarap. Ang tao sa labas, hindi maniwala sa'yo. So, kailangan ng tapang. And good news, the moment tumating ka ng training ngayon, naka-mindset ka, matapang ka ba? So, mga inibitahan nyo, sino dito ang nakapag-invite na at nagkwento kayo about dreams? Ginagawa niyo ba yun? Yes! Ano ang mga na-experience niyo? Pagkatawanan kayo. Pero dapat sa panahon ngayon, kahit pagtawanan ka, hindi ka na naapektuhan. Kasi kapag naapektuhan ka pa ngayon, kapag nag-share ka ng magandang bahay, travel, kotse, time and financial freedom, at pagtawanan ka at naapektuhan ka, may kaduwagan ka pa. Pero ngayon, kung gumingiti ka na lang, kahit pagtawanan kayo, naka-first step na, yung first trait ng successful ng heroic leader, nasa iyo na. Tama? Kayo ang makakalam niyan kung nasaan, anong level ng tapang meron ka. Second, yung confidence na sinasabi. Ang tapang natin minsan depende sa confidence mo. And do you agree sa pag-build ng network, kailangan ang confidence level nyo, malaki ang contribution nyon. Kapag nag-invite ka ng prospect nyo at alam nyo ang sinasabi nyo, you're very confident. Matapang ka na at very confident ka mag-explain ng negosyo. Do you agree? Yes! Saan pa nagagaling ang confidence level ng tao? Kapag alam nyo ginagawa nyo. Papapansin mo kahit mag-multiple accounts kayo, kahit anong package ang bilhin nyo,
Kung hindi ka naman confident mag-invite o mag-explain ng products or opportunity, hindi ka magagawa. But, kapag kayo ay well-trained, lagi umatin ng mga seminars, mga training, nag-invest ka ng time para alamin ang negosyo, obserbahan nyo. Kahit sinong tao ang harap nyo, malakas ang loob nyo magbento. Do you agree? Kaya sa business ko, karamihan naman naging successful na yun sa ating company, sa OBI man or sa EC, ordinary student, mga estudyante, mga bata. Marami hindi pa tapos ang eskwela, pero laki ng grupo. May mga hubs sila. Bakit? They're very confident. Kahit sinong tao, sa Pilipinas man o Pilipino sa ibang bansa, kayang imbitahan. Kasi well-trained. They're very confident. Bakit confident? Alam ang produkto, alam ang sistema, alam ang marketing plan. Yun ang napaka-importante. Confidence. One important key to success is self-confidence. An important key to self-confidence is preparation. Lahat ng bagay, kailangan may preparasyon. Tama? Yung ginawa nyo ngayon, bago kayo attend ng ating training, nag-prepare kayo. Nagbihis ka, namasahe ka, yung utak mo, piniprepare mo pagpunta dito. Nakaprepare ka na ikaw ay ready, excited, matuto. Prepare ng utak mo. And I'd like to appreciate ating very hardworking visionary president, Dr. Ed Gabantog. Lagi kasiyang prepared. And the reason, palapakan nyo ulit. The reason why our company is very successful, prepared si Doc sa mangyayari. 2 years, lockdown, mahirap mag-network. Many companies nag-file ng bankruptcy. Maraming empleyado, walang trabaho. Negosyo nagbabagsakan. Pero alam nyo ba, sa easy, halos dumalaki pa ang income. Maraming mga tao ang nagsasara ang kumpanya, pero sa easy, padami ng padami ang lumalaman. Bakit ginawa yan? Prepare si Duke. Nung in-announce po yung lockdown, we were in Iloilo tsaka sa Bacolod. Ay, kasama ko si Doc Ed Gabantog, nasa Iloilo kami. Nasa Bacolod, tapos si Jordy Gonzalez at si Sir John, nasa Iloilo. Mag-lockdown. Sabi nag-lockdown, wala pong mga, nasa Iloilo kami, ang first problem namin, baka kami mag-ipin sa Iloilo at sa Bacolod. Tama? Gawa ng preparasyon. Nakapag-travel agad sa Manila. At pag-travel sa Manila, ano ginawa Doc Ed? Meeting. Sabi niya, ang trabaho natin, offline, face-to-face. Paano yan? Bawal ang face-to-face. Paano makutulungan ng mga distributor? Isang kwarto dito sa 7th floor, nirent namin. Automatic, nag-setup kami ng isang studio. Tama, studio para magkaroon ng Zoom, makakonnect sa mga distributors. And true enough, after that, tuloy-tuloy ang aming communications sa mga top leaders. Kung ano nangyayari, mga updates, trainings, tuloy-tuloy pa. Nangyari lang yun kasi prepared kami lagi. At ngayon po, nag-umpisa na ang face-to-face, prepared na naman kami lagi ngayon. Hindi kami nagkasaya ng oras. Today's Saturday. Dapat mga tao pahinga. Tama? Yes. Ang habang ng mga tao sa labas ay papahinga, tayo binubuhay natin ang ating mga pangalan. So preparation is very, very important. Confident. Third, kailangan optimistic ka. May tapang ka nga. Confident ka naman. Halon nyo pa na magiging positibo. Optimistic. A pessimist sees the difficulty in every opportunity. But an optimist sees the opportunity in every difficulty. Do you agree? Yes! Naku, paano yan? Lockdown! Tama? Naku, paano yan? Online! Problema to. Sa kabilang ibang tao, problema. Maraming distributors, nung hindi maka-adapt sa online, bumaba ang production. Nawala ang grupo, nawala ang income. Sila mismo nawala. Pero yung mga tao nakapag-adjust ka agad, tama? Take advantage. Online, ano gagawin? Anong advantage ng online? Mas marami marireach. Dati, kung isa-isa lang pag-i-invite, ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit hindi yung puntahan, kaya mong kumunik. Milipino sa mabasa, kaya mong kumunik. Doon kayo dapat mag-iisip. In any situation, kapag nakikita mo mayroong negatibo, hanapan nyo agad ng positive. I still remember, 2 weeks o 2 months pa lang ako bilang active networker. 2 months pa lang. Kung konti pa yung alam ko, wala pa akong kinikita. Tama? Wala pa akong grupo. Then suddenly, my mentor, my upline, inimbitahan ako.
Sabi niya, Nel, sabi sa akin bukas, meron tayong home party. Tama? Sabi ko, home party. Okay lang ako, apres, sama ko dyan. Alam mo, ginawa niya, ang daming taong attendees dyan sa may Orambo, nasa 50 to 20 people. Kasama ko yung direct upline ko. Yung direct upline ko, kukunti pang alam. Kasi mga 1 month pa lang ang lamang sa akin. Eto na, sa seminar. Nanonood kami, magkatabi kami ng sponsor ko. Yung sponsor ko, by the way, yung staff ko sa hotel. Alam niyo ba story ako dati sa hotel? Yes! Ang boss sa hotel, ang sponsor ko, yung desk clerk ko. Yung mentor ko, ang speaker sa home party. Daming tao, 50 to 20 people. Sabi ng mentor ko, ladies and gentlemen, napakaswerte po ninyo. Ang ganda ng pag-uusapan. Ha? Napakaswerte ninyo, ang magpapaliwanag po ng seminar, ang tindi. Ito po'y taga-hotel. Alam mo, sabi ko, Powell, may iwan palang tagodan dito. Sabi ng mentor ko, itong taong to, ito po ay boss sa Hyatt Hotel. Sabi ko, Powell, boss sa Hyatt, di ba ako yun? Sabi ng esposo ko, sir, ikaw ngayon. Sabi ng mentor, join me in welcoming, Mr. Arnel Limpin. First time ko po, wala pa akong alam. Tama? Yung mga panahon na yun, parang akala ko, problema. Kasi wala akong alam, tinawag ako. Eh, totoo naman, wala akong alam. Pagkakas sa stage, Power! Good morning! Nag-blackout na ako. Hindi ko malam kung makiihi ako o magbukulap sa nervyos. Ibig sabihin, yung mga panahon na yun, parang challenge yun, difficulty. Pero na-realize ko, opportunity pala yun. Na tinawag ako ng upline ko, ng mentor ko, pinagtiwalaan ako. At nang nangyari yun, medyo napahiya ako, na-challenge ako. Ibig sabihin, kung hindi pala ako na-challenge noon, malamang hindi lumabas ang potential ko. Are you getting me? Yes! At tuloy mo. At kayo, na-encounter ng mga challenges. Tama? Kapag nangyayari sa iyo yun, hanapan mo ng positibo. Eh, tinawag ka ni Apple, wala kang alam. Opportunity yun. So, ginawa ko, nag-practice ko, nag-practice, namalaya ko na lang, naging regular na ako speaker, lumaki ang grupo ko, lumaki ang income ko, at nakatulong ako na maging inspirasyon ng maraming tao. In any situation, sabihin, pwede kong umangal. Pwede kong bakit ganun? Ang labo naman. Bakit ako tinawag? Ayoko na mag-network. Pero inisip ko, good news na pala yun. Kailangan pala optimistic kayo sa isang mga bagay. Para ngayon, dapat optimistic ka. Sabi mo, instead na magpapahinga, ba't pa umaten? Ito na nga lang yung pahinga natin dahil bakasyon, bakit pa kailangan umaten? Take mo yun as a challenge. Isipin mo positibo, buti na lang. Holiday, medyo hindi traffic. Tama? Kasi kung pagpupotel naman yun na hindi ng traffic, ang layo ng biyahe nyo. Siksikan pa sa upuan, tama? Yes. Eh, basta nyo, wala pa mga kotse, okay lang yan. Kasi alam ko naman, pag-attend mo dito at natuto kayo, doon mag-uumpisa, yung pangarap mong kotse, yun na ang kasama. Umattend ka ngayon, marami kayong marirealize eh. Nag-enjoy kayo sa mga host, ang gagaling, na-entertain ka, napatawa ka, aba. Pag nakapatawa ka, isang seminar, iba yung pakiramdam. Doon pala, blessed na blessed ka na eh. Yes. Sa labas, ang hirap tumawa. Yes. Iba tayong problema sa labas eh. Taas ang bilihin. Crisis. Dito, pinapatawa ka na, pinapayaman ka pa. Yes. Are you okay? So, ang pagiging optimistic, in any situation, hanapan ninyo ng maganda mga bagay. At kailangan very passionate ka rin. May tapang kayo, magandang attitude nyo, optimistic ka, at syempre, be passionate. Ang sabi nga sa atin ni Oprah Winfrey, passion is energy. Feel the power that comes from focusing on what excites you. What do you notice sa mga speaker natin? Sa mga host, kay Sir Jun, kay Sir Elmo, kay Sir Bong, tama? Kay Sir John, passion. Every time na sa stage kami, nag-iibang anyo kami. Nakapapasin mo? Pag nakita ko yung dalakad, tahimik lang. Pero pag nasa stage kami, nag-iibang anyo kami. Lumalabas yung energy. Passionate. As remember, yung iba mga kaibigan ko, pag nakikita yung ginagawa ko, kasi naka-Facebook eh. Lalo kanina, nag-bike ako kanina eh, pag umaga. Naka 35 kilometers ako kanina. In 2 hours, papawis lang. Exactly 2 hours, 30 kilometers.
Tapos nalalaman nila na almost every day I conduct trainings, iba'y mga meetings. Last week I was nasa Alonco, nasa Bohol, tapos nasa Cebu. Sabi sa kanya mga kaibigan ko na hindi network marketer, hindi taga easy. Brad, hindi mo nakapagod sa ginagawa mo? Ang dahil mo ginagawa. Tapos saan mo kukuha ng energy? Passion ko to. Tuwa-tuwa ako na magkwento. Kasi napatunayan ko, hindi sa paggawin man, in my 24 years experience as a network marketer, sa passion na ginagawa ko, maraming taong tutulungan, gumanda ang mga buhay nila. Yan ang dito sa passion. Bakit ako may energy? Sino ang hindi ba i-excite? Ngayon, mga tao kausap mo ngayon, ibang first time na kilala, bumila ka ng 1 year, 2 years, 3 years, ibang-iba na ang kwento nila. Nagbago ang buhay. Naging millionaire. Sino ba ang hindi nagganahan? Ang dami ganong kwento. Maglalakad ka, biglang may lalabi sa'yo, sir, thank you so much. So, bakit? Dahil sa mga trainees ninyo ng buong company, at ikaw mismo, ito po yung susi ng kotse ko. Ito po yung resulta. Maraming salamat sa'yo. Hindi mo kilala yung tao, distributor, lalabi sa'yo para mag-thank you. Nagbago daw ang buhay nila. So, ibig sabihin, kaya kami very passionate every time we conduct trainings, kasi alam ko, ramdam na ramdam ko, ang next, kung ikaw yung millionaire ngayon, ang next na magiging millionaire dito, ikaw na katabi. Yeah! O ngayon, pag alam niyo magaganda ang buhay ninyo, hindi ka magiging passionate, hindi ka ma-excite, doon na kukuha ng energy. Kasi kung walang energy, presentation, kung walang energy, alam niyo po, lahat kayo yayaman. Pagka-potche, walang tatagal sa ganitong klaseng sistema o mga seminar. Tama? So dapat dito, yung ginagawa namin, pagiging passionate namin, dapat gagawin nyo din yun sa buong grupo nyo. And you will be surprised habang ginagawa nyo ito at ina-enjoy nyo, na-excite ka. It's just a matter of time. A year from now, kung may coach na ngayon, nabalan na taga ng kotse mo. Kung wala kang kotse, magkakakotse ka. Imagine mo, yung sa tamaga ng kotse, imagine mo lang yun eh. Sa hirap magbiyahe ngayon, tama, makapagsiksikan ka, makapagpipila ka pa sa mga sasakyan, time will come, ang problema nyo, kung anong sasakyan ang gagamitin mo. Kasi meron kang pang-call coding. Diba? Habang natatrapik ibang tao, ikaw enjoy na enjoy. Ang lamig ng echo ng kotse, ang ganda ng music, ang ganda ng sound, ang leather ng kotse. Mangyayari ba yun? Yes! See? Kung mangyayari, pag ka magiging passionate. Lagi may excitement. Number 5, at siyempre, habang ginagawa ninyo, makuha yung mga dreams na sinasabi. Kailangan may patience pa sinasabi dito. And the reason why, ibang distributors, hindi tumutuloy, naiinip, walang pasensya. And one good thing, sabi sa inyo ha, in every negative, hanapan mo ng positive. Meron bang positibo sa pagiging maiinip? Meron? Actually, pwede meron yun eh. Pwede isipin, kaya kami sa naiinip, kasi meron kang hinihintay. Naiinip ka, ang tagal naman ng kotse ko. Sa taon pa bago dumating, naiinip ka. Tama? Ang ibang tao, pag naiinip, umaalis. So, lagi isipin, kaya ka naiinip, kasi may parating. No investment. Marami empleyado, employed ng 10 years, 20 years, hindi naiinip. Kasi walang hinihintay. Tama, tama. Ang buhay ko sa'yo. Marami ka empleyado, 5 years, 10 years, asipag, sip-sip sa boss. Pero ang buhay ko sa'yo. Hindi naiinip. So, init, meaning, pag niinip ka, kasi alam mo, may parating. At alam mo ang parating, matuto ka maghintay. At habang iniintay mo to, yung kotse mo, yung magiging GA mo, magiging MC mo, i-enjoy mo. Tama? Sabi nga dito, isang Greek proverb, patience is not the ability to wait, but the ability to keep a good attitude while waiting. Isabihin, habang hinihintay mo yung kotse mo, habang hinihintay mo yung mga grupong dating sa'yo, kailangan maganda pala yung attitude mo. Siguro mga 12 years ago, 12 or 11 years ago, noong nagkaroon po ng travel,
sa Hong Kong. More than 500 distributors ang nag-qualify. At isa ako sa nag-asikaso. Ako nag-asikaso sa Hong Kong, 500 distributors. Siyempre, ni-meeting yun. Pinarays mo gagawin. Ito nangyari. Maraming mga distributors ang first time nagpunta ng Hong Kong. E nasa Disneyland na. Nagka-town holiday, ang dami tao sa Hong Kong na Disneyland. Alam niyo yung roller coaster? Alam niyo yung roller coaster? Masarap makapag-tour kapag ang tour sa sumasagot. Tama ba yun? Yes! Sarap na kayo, pwede ba yun? Yes! Alam niyo yung roller coaster? Yes! Maraming tao excited na umakay sa roller coaster. Eto na. Nakapila ako at mayroong distributor akong katabi. During the time, since a holiday, it will take an hour or two bago ka makasakay ng roller coaster. Alam mo yung katabi kong distributor, first time? Sabi niya, nagdagaan, nagdagabog eh. Ano ba naman ito? Mahaba-haba ng pila. Tama? Nakakainip naman. Umaangal siya. Asarap na siyang haba doon ng pila. Ang init-init. Alam mo, sabi ko sa kanya, Rad, alam mo, instead na umaangal ka, i-enjoy mo na lang yung pagpila mo. Kailan ka magiging masaya? Kapag ikaw ay nakasakay na sa roller coaster? Sayang yung 2 hours mong paghihintay. I-enjoy mo lang. Habang hintay tayo dito, kasama naman kami. At hindi lang ikaw nakapila. Madami. Mas marami pa ka sa liguran eh. I-enjoy natin. Yung mga nakisigawan. Yung mga sumusuka. Manoorin mo lang. I-enjoy natin. Hindi mo mawala yan. Turn mo na. At ma-enjoy mo yung roller coaster na pinapangarap mo. Guess you ba ako? Now, the same thing sa ibang mga distributors. Ano ba yan? Ang tagal ng grupo ko, hindi pa ako GA, hindi pa ako MC. Wala pa akong kotse. Nakakainis. Nakakainip. Alam nyo, instead na mag-complain kayo na wala pa ang kotse nyo, wala pa yung grupo nyo, i-enjoy nyo yung process. Every time kayo nasa training, i-enjoy mo. Kapag nag-invite ka, i-enjoy mo. Either online or offline, i-enjoy mo. Kailangan mag-i-enjoy. Pag may kotse ka na, what if ang kotse mo, makuha ba after 2 years? Sabihin, 2 years ka na kinawawa mo sarili mo sa galit. Guess you ako? Yes. So ngayon pa lang, kahit first day mo ngayon, kaka-join pa lang sa EASY o sa OBI, enjoy the process. Be excited. Pagdating ng kotse mo, mas matutuwa ka. Walang nasasayang sa'yo. Because you don't deserve na maging malungkot. Tama ba yun? Yes. Alam niyo, magiging kayo. Yes! Alam mo, yayaman kayo? Yes! Kung alam mo, yayaman ka, kailangan ngayon pa lang, maging masaya ka. You must first begin by knowing that you have already arrived. Yes. Hindi nyo malukoy success nyo, pero alam nyo, makukuha mo yan. Kung yung electric pa na yan, yung kotse mo, yung pangarap mo, yung dreams ninyo, tanaw nyo ba yung electric pan? Yes! Kaya bang hawakan? Yes! Kaya hawakan? Yes. Hindi. Tanong mo yung electric pan, pero hindi mo kayang hawakan. Yung electric pan na yan, parang dreams mo. Parang kotse mo. Tanaw mo, pero hindi mo kayang hawakan. Bago nyo mahawakan yan, it will take time. Everybody say time. Time! Kailangan mayroong effort. Effort! So time and effort. Ano ginagawa ko ngayon? Ako ba'y naglalakad? Yes! Ako ba'y nagkukonsume ng time? Yes! Meron ba akong effort na binibigay? Yes! Meron bang time? Yes! Meron effort? Yes! May time? Yes! Meron effort? Yes! May time? Yes! May effort? Yes! And finally, kaya hawakan ang pangalan! Yes! Sabihin, parang nalilakad ka, dapat masaya ka! Ini-enjoy mo, yes, Pavel! Diba? Puyat na ako! Good home! Walang pera! Walang pumasahe! Okay na yan! Ngayon lang yan! Time will tell ang dreams magubuhay! Yes! Magandang attitude yung paghihintay. Magandang attitude yung pag may training. Kahit huwag puyat, pagod, gutom, yung magandang pag-uugali ninyo. Dito mahintes ka. The reason why we have trainings like this is to remind everyone ang pagiging pasensyoso, okay lang, mas importante rin, maganda rin ang ating pag-uugali. Number 6, kailangan may care. Caring ka. Ang easy, ang OBI, this is a people's business. Do you agree? Yes! Kailangan kapag inalagaan nyo ang grupo nyo, hindi lang puro negosyo pag-uusapan.
Hearing, nobody cares how much you know until they know how much you care, sinabi ni Theodore Roosevelt. Kahit magkwento ka ng magandang kotse mo, yung ibang tao walang pakialam sa kotse mo. Kahit maganda ang buhay mo, wala silang pakialam. If you want to connect with people, use your heart. I'll say it again. If you want to convince yourself, use your head. But if you want to connect with people, use your heart. Bakit minsan, obserbahan nyo, kahit binabaliw ng tao, kaganda ang buhay mo dito, magkakakotse ka, magkakaroon ng time in present freedom, yung kausap nyo, walang reaksyon. Tama? Ayo, bakit? Ngayon, ang ganda ng kotse ko, mayaman ako. Kapag gano'n ka makapag-usap sa downers inyo, mayaman ako, magandang kotse ko, isa ko sa mga top earners, top 20 ako, ang ganda ng kotse ko, nakamag-travel ako lagi, wala silang pakialam kung anong meron ka. Ang importante, ano ang may tutulong mo sa kanya. So every time you connect with people, use this formula. Every time may kausap kayo, huwag mo lang iisipin kung anong gusto mong sabihin. Isipin mo, ano kaya ang gustong marinig nung kausap mo. Tama? So paano malaman kung ano ang gusto ng kausap niyo? Kailangan ma-feel niya na nag-care ka. True communication. Are you with me? Yes. So, importante-importante yan. Dito, pag nag-join ka, pagtutulungan natin. Kailangan ma-feel niya na kahit wala ka pang, kasi minsan may mga distributor na, oh, Downline, kumusta ka na? May pay ka ba ngayon? Wala pa apply niyo? Wala pa! Tabi-tabi ka nga sa akin, wala ka siya. Minsan, pagkausap mo yung mga grupo niyo, pinag-usapan lagi yung goal. Pinag-usapan lagi yung production. Totoo yun, kasi negosyo to. Pero kailangan nyo magbigay ng oras. Kailangan feel nila na kahit wala pa silang grupo, walang kinikita, importante sila sa inyo. Yes! Amin? Kahit yung position mo ay SE pa lang, kahit kukunti pa lang kinikita mo, kapag na-feel ng mga bagong downline mo na you care sa kanila, believe me, kaya nila mag-stay. Kasi na-feel nila yon. Ang tao gusto ma-feel lagi na sila ay importante. At kailangan ipakita mo sa kanila yon. Hindi yung okay lang sila pag may production, kapag wala na, wala lang kwenta. You have to motivate, train, inspire, lead your group. Importante yun. But by the way, how can you train? How can you motivate? How can you inspire yung downers in you? Wala kayong alam. Kaya itong training na to, ito yung part para malaman nyo paano mo i-guide, i-lead, i-motivate, inspire, at i-train ang downers ninyo. Show them care. Tama? Kaya po, ang laki ng respeto ko sa mga mentors ko. The late Francis Miguel, Jude Kitanar. Tama? Ito yung mga tipong tao na imagine nyo, wala pa ako resulta before bilang network marketer, pero alam ko yung suporta sa akin. Yung pagibigay ng time, pagibigay ng time sila sa akin para ako turuan, i-guide. Ang laki bagay yun. Number 8, integrity. Everyone say integrity. Integrity. Importante ba? Sa mga successful traits ng isang leader, yung integridad? Yes! Integrity is doing the right thing even when no one is watching. You know, integridad, ginagawa mo doon sa bagay na tama kahit walang nakatingin. Kasi minsan mga tao gumagawa ng tama pag binakatingin sa kanila. Pag wala na, wala siya apply! Yay! Puro kalungo na ginagawa. Mga against sa company policy. Isabihin, ngayon pa lang, importante ang integridad mo. Money result will always follow. Huwag niyong habulin. Huwag kayong sa loob humawak sa pera. Ang pera ay sumusunod. Ang resulta ay sumusunod. Aanin mo ang malaking income niyo. Maging top earner ka. Wala ka ng integridad. Tama? A, paano kayo respeto ng grupo ninyo? Mas maganda yung kung naglalakad ka, si Upright Power yan. Ang yaman na, napakatamang tao pa. Dapat ganun. Gusto niyo mangyari sa inyo? Yes! So dito, I'd like to remind everyone kasi wala kayong choice. Yayaman at yayaman ka. At pagyaman nyo, sabayan nyo ng humility, ng magandang pag-uugali, at integridad. Kaya ba gawin yan? Yes! Kaya gawin yan. Number 8, eto na, selflessness.
day after day, ordinary people becomes heroes through extraordinary and selfless action. Ibig sabihin mo, kaibigan, hindi mo dapat dito isipin lagi ang sarili mo. Yun din minsan ang maling ginagawa o sablay na ginagawa ng maraming leaders. Laging sarili niya ang iniisip. Paano ko yayaman? Nakakalimutan yung formula dito. If you want to become successful, ang dapat yung gagawin, uunahin ninyo yung grupo nyo na maging successful. Pag naging successful yan, kaliwan grupo mo, kanang grupo nyo, wala kayong choice. Yayaman at yayaman na yaman na yaman. Ang sabihin mo, laging yung convenience ang iniisip mo, hindi pwede yun. Alam niyo po yung pagiging selflessness? Bakit ko sinasabi lagi ito? Almost every day, nasa office kami. Nakita ko po, paano magtrabaho si Dr. Monica Bantog at si Dr. Ed Bantog. Nakita ko yung oras na ginibigay nila sa kumpanya. Oras sa pamilya, minsan binabawasan pa para ibigay sa mga distributors. Imagine mo yun. Kung sinong tao ang dapat nagpapahinga ngayon, malamang yung mga may-ari na. But instead of pahinga, ano ginawa? Kinalimutan yung pahinga sa sarili. Kailangan pala humataw para lahat ng distributors na niniwala sa OBI at EC makuha ang kanilang mga pangalan. Ordinary becomes heroes through extraordinary and selfless action. Ito bang ginagawa namin? This is an extraordinary action. We always travel. May lagi yung mga trainings. Iba pa yung Zoom. Iba pa yung mentoring. Ginagawa lagi namin yun. If you want to become, if you want to have an extraordinary income, kailangan mo ang extraordinary action na ginagawa. Isa nagpapahinga ka, nag-Netflix ka, nag-vacation ka, namasyal ka, ibigay mo yung action na yun sa grupo niyo. At kapag nangyari yun, ladies and gentlemen, mahugulat ka sa mga resulta. Hahabulin kayo ng mga blessing. Number 9, are you learning? Yes! Number 9, supportive. Nag-build ka ng network, kailangan mayroong support na binibigay sa network. Supportive means you don't build business. You build people. Then people build the business. Ibig sabihin, ang OBI or EC, this is a people's business. Tama? Ang negosyo mo yung tao. Business will follow. Kaya kailangan ma-feel ng grupo ninyo na sila ay importante sa inyo. Ano yung support na sinasabi? Akala na yung mga distributors or leaders ang support mo. Sige, may allowance ka sa akin. Pambayad ng Zoom. Alam niyo ba kung yung applies ninyo, coaches or mentors, is very supportive. Financially, bonus lang yun. Pero number one na maganda support na kayang ibigay sa grupo ninyo is your time. O downline, meron ka ba ng Zoom training? Meron ka ba ng Zoom event? Meron ka ba ng recognition? Meron ka ba ng presentation dyan? Gusto mo pumunta ako dyan? Susuportahan ko yung event mo. Sabi mo, apply. Actually, kaya naman gawin eh. Alam mo kayong gawin, pero iba na yung gusto ko ma-feel mo, yung support ako sa iyo. So dito ngayon, sa inyong grupo, every time may event, ang grupo niyo, may ginagawa, pakita ka lang. Support na yun. Ano yung support? Pag meron kang bagong training sa narinig, na alam niyo makakatulong sa grupo niyo, share. Tama? You have to share your time, share your energy, and you have to share your story. Yung pag-support sa grupo, kasama dyan, nag-share ka ng effort, time, energy, and story. May wala say story. Story! Isa yan sa support ang ipinapakita mo sa grupo ninyo. Eh, apre, nahirapan ako eh. May mga challenges na nangyayari sa grupo ko eh. Doon papasok yung mga story mo. Nahirapan ka, alam mo, yung hirap na yan, malaking tulong sa iyo yan. Ha? Paano nangyayari yun? Kasi mga obstacles, rejection, challenges, at hirap na experience mo ngayon, yan ang gagamitin mo to inspire people. Papasin mo, nagkwento ko lang ng story mo, part na suporta yun. People love to hear stories. Yes or yes? Yes! Tama? Support mo yun. Yung time. Bakit nalaman ang downline mo, na busy ka, nagpakita ka pa rin, nakapag-umustahan ka, support, importante. Hindi lang puro pera. Kung blessed ka,
may pinasa support sa pag-ikot ninyo, sa pag-resume ninyo, be thankful. Pero importante, support sa oras. And last, para sa humility. Sa pag-build ng network, part ng traits of successful heroic leaders, yung humility. And I'd like to appreciate lahat ng taong nasa kwartong to at lahat na nanonood sa video na to. Please give yourselves a big, big round of applause. Ano yung bagay? Especially yung mga malaki ng grupo, kumikita na, umattend ka pa rin ng training, the sign of humility. Kasi pwede sabihin eh, ay, may training pala yung mga trainers dyan. Sir June, Sir Jurgen, Sir Arnel, alam ko na yan. Tama? Magbukas na ng YouTube eh. Lahat ng trainers nandun, alam ko yan. Hindi na ako a-attend. Kaya gusto ko i-appreciate kasi pinili niyo pa rin umattend, the sign of humility. Pwede sabihin na, alam ko na yan. Instead, sabihin mo, alam mo na yan, nagbigay ka pa rin ng time, ipinakita mo. Why? Ano advantage niya? Kung bago ka pa sa network na to, sa business na to, magpagito pa, nag-humble down ka, nag-open mind ka, lahat ituturo sa'yo, ma-absorb mo. Yes? Yes! Paano yung mga leaders niyo, mga apresin niyo? Ang galing magsalita, ang ganda ng income, ang ganda ng kotse, sila mismo umaattend pa din. Sabihin, humility yun. Mas masarap magturo sa grupo ninyo kapag yung tinuturo nyo, ginagawa nyo. Dami natin ka ng training, ha? Special training yan. Kasi holiday, ako sa bahay muna ako mag-Netflix. Guess nyo? Mas masarap magturo sa downline. Attend tayo training. Apply mo tayo ikaw? Under the training? Oo naman, kasi gusto ko ma-refresh. Gusto ko matuto. Guess nyo ba ako? Yes! So sa humility, ayong lahat, uunahan kita. The more lumalaki ang income, the more nagka-humble down. Right or wrong, lalaki ang tulo. Kasi yung mga disciples dyan, kapag laki ng income, umangat na ang paa sa lupa, ang laki ng tulo. Gano'ng kalaki? Di makapas ng elevator. Gano'ng kalaki yung tulo nila. Humility, the mark of a true hero is humility. Sabi ni Shifu, lakungku pantan. Tama? Yung sabihin pala, no? Yung isang hero daw, merong humility. Alam mo, kaya ko rin i-appreciate yung aking team. Lahat ng training team, si Sir Jurgen, lahat ng mga taong yan. Alam nyo ba, until now, umaattend pa rin kami ng mga trainings. Imagine mo, kami na yung mga trainers, ha? Nag-invest pa kami ng time para umattend ng training. Alam nyo ba, at this very moment, marami sa mga training team ngayon, nakanonood ngayon sa FB Live natin, sila mismo nag-aaral. Sila mismo nare-request. Kami na yon. Pag may mga trainers na nasalita, kami mismo nanonood at nahingilig pa. Kasi alam namin, meron at meron pa rin kami natutunan. Kaya ngayon, sa National Heroes Day, gusto ko malaman nyo, sa OBI at sa EC, kayo ang tunay na bayani. Sa milyon! Sa milyon! Sa milyon! Sa milyon! Sa milyon! Sa milyon! Sa milyon!